Uy, Kapits, nandiyan ka pala, no? So, maraming salamat, Kapits, at nandito ka sa channel ko ulit. So, Kapits, at tulad na sinasabi ko sa'yo, sana okay ka lagi, no? Ang buhay natin, Kapits, lagi lang tayong lumalaban dapat, no, Kapits? So, yun, Kapits, sa mga bago dyan sa channel ko, subscribe na kayo. I-click nyo lang yung subscribe button and bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload natin, no? So Kapids, ano ba yung pag-uusapan natin, no? Ang pag-uusapan natin ngayon is yung about sa 20 pesos bill. So balak ng government na gawin na itong barya, no? So ano ba yung pwede nating maging problema or pag-usapan natin yung Kapids, no? So ito, pasok na natin itong intro. Pasok. So yun, Kapits, maraming salamat at tinapos mo yung intro natin, no? So ito nga, Kapits, yung pag-uusapan natin is about yun sa 20 pesos bill na gagawin na ngayon na barya, no? So ito, usap-usapan siya actually nung July 19 or parang yun yung nakita ko yun sa news. Balak ng BSP na gawin ng coins ang 20 pesos bill, no? So possible lalabas to mga sabi mga December. So December or January mga ganun. So yun mga Kapits, no. Paano nga ba kung gagawin ng yung 20 pesos gawin ng coins, no? So ano ba yung magiging problema, no? So unang-una, usually yung mga ito maapektuhan nito mga Kapits, no, yung mga matatanda, no. Gaya ng nangyayari rin sa akin, Kapits, yung 5 pesos and 1 peso, halos magkaparehas lang sila, no? So paano pa pag yung 20 pesos at yung 10 pesos magkakaparehas, no? So magkakaroon tayo ng problema, no? So matatagalan pa tayo pag nagbibilang. So paano, Kapits, nga kung yung 20 pesos ginawa ng barya, no? So paano kung may barkada ka na ganito? Pare, hindi naman akong barya. Oh, pare, oh. 20 pesos. Ito, barya ko. Wow, pare. Big time ka. Barya mo, 20 pesos. Salamat, ha. Kasi pang-yosi na to, tsaka pang-soft drinks. Salamat. Yayamanin. So, yun, mga Kapits. No? Ano nga kung may, isa sa mga dahilan na yun, no? Pag yung 20 pesos naging barya na lang. Kasi yung swerte na kaibigan mo, mga Kapits, no? Kasi, dati, yung barya mo lang, 10 piso, 5 piso, no? Pero, ngayon, yung 20 pesos mo, barya na lang. So pag binigay mo sa barkada mo is may pambili na siya ng soft drinks, may pangyosi pa, may sukli pa, Kapits, no? So yun, ayos, di ba? Yayamanin. So Kapits, ano ba yung dahilan kung bakit gusto ng BSP na gawing gawing barya na yung 20 pesos, no? So may pag-aaral nga daw kasi ng UP na ang 20 pesos is yung madalas natin gamitin na bill. So, kasi kung madalas natin gamitin ito, mabilis maluma. And then, mabilis masira, no? So, ang balak nila, dahil nga madalas natin gamitin ito, kesa maging papel siya, is gagawin na lang na barya. So, mas matagal pa yung lifespan ng pera, no? And then, sabi nga rin, yun yung 20 pesos, is yung, dahil nga madalas natin ginagamit, yun yung pinakamaruming bill natin, no? Ewan ko ba't nila naisip yan. So, ito pa, Kapits, ano ba yung, paano kung naging 20 pesos nga? Yung 20 pesos, ginawa na natin barya, no? So, paano kung ganito? Ganito ang sitwasyon. Ate, pabili nga pong soft drinks. Oh, ito, soft drinks. Salamat, ate. Sukli ko po. Anong sukli? Eh, 10 piso lang binigay mo. Ate, 20 pesos yung binigay ko na barya. Tingnan mo. Ano ba naman yan, ate? Ay, hindi. 10 piso lang yung binigay mo. Umayos ka dito sa tindahan ko. Pabarangay pa kita. So, yun na mga Kapits, no? Paano nga pag bumili ka sa isang sa tindahan, no? Hindi pa sila familiar sa 20 pesos na barya, no? At bumili ka. Lagang 20 pesos yung pera mo. And then bumili ka. Hindi nila napansin na 20 pesos yung pera mo.
o hindi ka nalasakyan yan. So possible pang makipag-away ka sa tindahan. So yun, isa sa mga nangyayong problema natin yan. So ito pa yung sitwasyon, isang sitwasyon nga mga kapids na pwede mangyari. No? Kung gagawin natin 20 pesos na yung, 20 pesos na gagawin natin coins. No? So ito. Ate, pabili nga po. Pabili po ng isang case po ng soft drinks. Okay, sige, bibigyan kita ng isang case. Wait lang, ha. Okay, ate, teka lang, ha. Wait lang, ate, ito yung bayad ko. Bilangin ko lang. 10, 20, 40, 60, 80. Ate, teka lang, ha, binipinang ko pa. 10, 20, 40, 60, 80. Wait lang ate, binibilang ko pa eh. Pamano eh. Mahalo po kasi sa pera, sa ibang pera. Okay, ito ate, ito yung bayad ko. Okay, sige, salamat. Napakatagal mo magbayad. Yun nga daw, yun yung mga sitwasyon na pwede mangyari pag naging bariya na yung 20 pesos to. So, yun nga mga kapits. Wala rin naman wala tayong magagawa kung yun nga maging gawin mang barya yung 20 pesos no. So ang suggestion ko lang sana yung gustong mangyari no, kawawa naman kasi pag ginawa nating barya yung 20 pesos, kawawa naman yung mga senior citizen natin no. Ang galing mo. So sila maapektuhan din sila no. Even ako na may malino pa yung mata, nahihirapan no. Sana bigyan ng differing maiba para pag nagbibilang is makita kagad yung 20 pesos kung gagawin mong barya na kung pwede gawin ng ibang kulay, gawin pink, gawin red, gano'n, or pwede gawin na octagon, para lang maiba ng mga kids no? Para hindi magkaroon ng maging sanhi ng pagkalito no? So kasi sa akin kahit ngayon mga kids yung 5 pesos, 10 pesos yung piso minsan napagkakamalan ko parehas yan eh no? So sana gawan na lang ang paraan na maiba yung 20 pesos no. And then ito nga sabi ano no, kung sisimulan natin na ganito edi sana gawin na lang natin na lahat ng barya na lahat ng pera natin gawin na lang natin barya para makasali tayo sa Guinness Book of Records no. Ang galing mo. Joke lang yun. So yun nga mga kapits no, yun yung mga nakikita kong sitwasyon na pwede mangyari. So, yun lang mga kapids. Maraming salamat at nag-stay kayo sa channel ko. Sa mga bago, subscribe na kayo. I-click nyo lang yung bell, subscribe button and bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. And then sa mga nagsesearch ng channel ko, iyan nyo lang, i-type nyo lang Team Kapids para makita nyo yung ano ko channel ko. Marami kasing masyadong kaparehas yung channel natin, no? So yun mga kapids, kung karoon man ng pagbabago sa natin sa 20 pesos bill, wala na tayong magagawa. Yun ang gusto ng government. Eh, no? Susunod na lang tayo. No? Sumunod na lang tayo sa pagbabago. No? So yun lang, siguro mga kapids, ang pabaon ko sa inyo, yun, sa buhay, kailangan natin sumunod sa pagbabago. No? Wala naman tayo, walang mangyari kung magre-reklamo tayo. No? So gawan na lang natin ang paraan no. Same lang din sa buhay no. So dapat lahat ng ano natin gawan na natin ang paraan. So yun lang mga kapids. Maraming salamat at nag-stay kayo sa channel ko. Sana dumami pa tayo mga kapids no. Road to 500 subscribers no sana. Sana umabot na tayo dun mga kapids and then ma-monetize din tayo no. So yun, maraming salamat mga kapids at nag-stay kayo.